akhirnya sudah pasti bisa. Thank you, Sir Rami. Okay, nabun po sa Gabus. Nag-share sa pa. Okay, maraming nabun po, di ba? Maraming nabun. So, welcome sa itong Urban Agri Demo Site and Training Center sa mga nite-developed ng syudad na mag-focus sa urban agriculture. Sarayan sa mga direksyon mo niyan kang syudad na realidad, naroon ka rin palatas, paligid ng eriyata sa agricultural production na doon na sa paroy, as in sa mais. Dagdag po dyan, wakitan ng ordinansa 2020-95 na ating enact taong 2020 para sa urban agriculture. Maswerte kita mo niyan, tayo po akitang bisita. Na ang ating prioritize po, Tiohan Aga City. Coordinating po ako sa iya through Mr. Albert Lee kay Bataman sa Urban Agri Program ng Syudad. Kukomunikate ako dito sa dapat magandang para maintindihan. Nung nagko-coordinate po ako, sabi sa akin, hindi po ako hydroponics expert. Hydroponics grower. Sabi ko, kung hydroponics grower pa lang to, paano na kaya yung kung expert na siya or paano na pala yung iba? So, very humble, sir. So, ngayong hapon, i-maximize natin yung matututunan natin sa ating bisita. Welcome po natin ang hydroponics grower, vlogger sa YouTube, kasama po ang kanyang misis. So, katanim, Mr. Marvin Bangsa. Thank you. So, thank you. Good afternoon, mga katanim. Ayan, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa anong lugar to? Naga. Naga City. So, pasensya na, mga halikotin ako sa mga places, sa mga napupuntahan ko, no? Sa dami ng provinces na naikot natin, buong Pilipinas, para magturo itong hydroponics. So, Naga, si Ma'am Lenny Robredo, tama? Yes. So, si Saint Episode ay nabuto kay Ma'am Lenny. So, dahil mag nabuto kay Ma'am Lenny, pwede na. Pwede na tayo mag-start. So, before we start our seminar, no, gusto ko kayong tanungin, no, kung bakit gusto yung mga hydroponics. Pero sa dami nyo dito, siguro ako na lang sasagot. Anyway, with regards sa hydroponics, kung gagawin nyo itong negosyo from hobby into business, no, marami nagsasabi na kapag ikaw daw ay mag-negosyo, kailangan nakapaloob doon sa pangunahing pangangailangan. Okay? Ano yung pangunahing pangangailangan? No? Food, shelter, and clothing. Pero gawin natin siya. Ito talaga si Katani. Imbis na tatlo lang yung sasaluhin ko, dahil bagan pa. Diba? So, ano yung siyam na yun? No? So, yun na yun yung kapalong nyo. Yung tirahan, damit, pagkain. Ano pa? No? Edukasyon. Kalusugan. Bakit kasama edukasyon? Bakit kasama kalusugan? Diba? Kaya meron tayong hospital, meron tayong mga educations, may mga trainings tayo na binabayaran. No? Mula grade 1 at kinder hanggang magano may tuition fee tayo. So it's a part of business. Ayan, no? Oh. Ano pa? Nakalima pa lang tayo. Malinis na tubig at hangin. No, dalawa. Ano pa? Hanap buhay. Ayan. At kapakanan. Ayan. So, papasok itong hydroponics sa dalawa. Hanap buhay at the same time, yung food. Okay? So, yung may programa yung DA ngayon, na pumasok si President BBM, yung food security and food sustainability. Pero ako, nung pumasok ng pandemic, yan na yung advocacy natin. Okay? Kaya umiikot ako buong Pilipinas para maituro ito. No? Para yung next generation, eh, magkaroon na tayo ng kaalaman na maituro natin. Kasi before, sino nakaranas dito sa PHE na magbukal ng lupa para magtanim ng pechay? Diba? Sa ngayon, paano yung mga estudyante ngayon, yung mga elementary, nagtatanim pa ba sila? Hindi na. Yes.
Hindi na. So ito yung proposal ko noon. Kaya nagawa, nagawa tayo nito kasama yung Mega Packaging Corporation. Itong maliit na box na to. Ang tawag dito, half hydro. Okay, para sa mga estudyante, nasana yung DepEd, e yakapit ito. Paano turuan yung mga estudyante na magkaroon na lang ng isang box na ganito? No? Ang programa nito ay nag-start doon sa CM Recto High School. No? Under the of our principal, Rafi Caballes. So, sabi ko, gulang yan sa paaralan. So, pero pag meron ka ganito, pwede mo itong bitbitin. Gulang yan sa paaralan, patungo sa tahanan. Okay? So, and every household dapat meron tanim, matutuwang tanim. Kasi sa ganito pala, kulang to sa isang buwan. Diba? Kulang sa isang buwan. Ito lang ang pagkain mo sa isang buwan. Ilang kayo sa buong bahay, nandiyan mama mo, nandiyan papa mo. O, ilang kayo magkakapatid. Okay? So for now, gusto natin matuto for hobby or pwede natin gawing negosyo. Diba? Maging disente yung paraan ng kabuhayan. Okay? So panatangin ka na gano'n. Katulad nyo, mag-greenhouse ka. Tapos after that, pag-harvest ka, pwede mong ibenta. So diba? Natanim ka, ibenta mo. E then kung tatanim ko ulit, ibenta mo. So, nag-generate ka ng income. Okay? So kaya, sa so mga viewers natin, especially sa mga OFW, ang mismong plano nila tila-target, pag umuwi ako, gusto ko magkaroon ng apartment. Gusto ko magkaroon ako ng paupahan. Ako ayaw ko ng ganun. Bakit? Kaya na, ang pangarap ng bawat isa sa atin, magkaroon ng sariling bahay. So, hit na hit natin magbayad ng upa. Diba? Sakit ng ulo. No? Sana maintindihan niyan. Okay? So much better ito, food. Okay? Food na produce natin. Okay, so umpisa natin yung ating tutorial. Paano ito? Napabasa ba? Yes. Nakikita? Okay. Katanim hydroponics tutorials. Okay. Ito ay basic lang na pwede kong ma-share sa inyo sa loob ng 3 hours. Okay, bakit tatlong oras yan? Ang tagal naman. Ito ay gagawin natin interactive. Una, na set up natin, ibibigay ko sa inyo yung theory. Pangalawa, mag-hands-on tayo. Yung actual, yung mga technicalities, kasi sa hydroponics, kailangan ng kaalamang technical. Kasi kung wala kang alam ng ganon, mahihirapan ka. Magkakaroon ka ng trial and error, magkakaroon ka ng failure. Pag nag-failed ka, ayaw mo nang ulitin. Sabihin mo, hindi man totoo itong hydroponics. Okay? So ngayon, ituturo natin. Ang pangatlo, yun yung Q&A. Okay? So una, theory. Pangalawa, hands-on. Pangatlo, theory. Q&A. Kayo na mismo magtatanong sa akin yung mga hindi nyo naintindihan. Okay? So pwede nyo picturean, lalabas dito, pwede nyo ikopya. No? Pero huwag nyo nyo pakopya sa katabi nyo. O, wala tayong examination later on. Okay? So yun. Next slide, please. Okay, ang hydroponics ay isang pamamaraan na binubuo ng paggamit ng tubig at solusyon, no? Para lumaki ang halaman o yung ating tanim sa halip na gamitin ang lupa. So dito hindi gumagamit ng lupa. No, cockpit lang. So sino ba yung ano dito nyo? No, yung bunot ang kailangan natin. Yung bunot, hindi po yung puno. Yung pinag-chinsuhan, hindi po yun. Bunot ang kailangan natin. Bunot ng nyo. Hindi na lang ito hinahaluan kung ano-ano pa. No? Ang iba, hinahaluan doon ng vermicast, hindi. Ang iba, hinahaluan ng iparapala, hindi. Okay? Carbonized rice, hindi. Cockpit lang. Ipinaprocess lang natin ito. Maraming mga paraan upang magamit ang discarding ito at ito ay napaka kapakipakinabang. Ayan, nagbubulo lagi ako dito eh. Ayan. Okay, next slide. Huwag na natin i-discuss kung ano yung history ng hydroponics. Kasi kayo, kahit ako noon, gusto kong matuto ng hydroponics, ang gusto ko agad yung matuto. Yung how and when ka agad. Diba? So huwag na natin alamin kung ano ba yung detail,
terminologies, whatever yung kong title, kunin sa kanalang ating balitan. Ang gusto natin ay matuto yung pamamaraan, yung how and when, paano nga ba, yung laging ang ina-achieve ko. No? Kahit sa YouTube, mapanood niyo ako, lagi ko sinasabi yung how and when. Alam niyo yung how and when, paano, kailan ba dapat? Yun ang dapat, yun ang learning, yun ang dapat ibigay. Diba? Yun ang dapat na information. Doon nyo lang matatagpuan yan sa YouTube ko. Hanapin nyo lang ito. Katanin. Love yan. Okay? So, mga uri ng setup. Ito yon. Sa ngayon, meron tayong apat. Basic ito ha. Basic na uri ng setup. Pero marami pa iba. May mga aeroponics dyan or whatever. May mga drip ventilation. Sa kanyo na yon, alamin. Okay? Ito muna ituturo ko sa inyo. Yung apat. Pinaka-basic. Okay? Number one, cracky. Well, passive irrigation. Pangalawa, nutrient film technique o tinatawag na NFT. Okay? Pangatlo, deep water culture or yung DWC. Okay? Yung pang-apat, yung ating Dutch bucket. Okay? So, isa-isahin natin. Explain natin isa-isa. No? Next slide, please. Okay. Cracky, passive irrigation. Ito yung pinakamadaling uri ng setup. Madalas sa mga nag-i-start, katulad nyo, nag-uumpisa, cracky ang ginagamit. Ito ay gumagamit itong ano na ito, box na ito. Ito. Box na mega packaging, itong sumisigaw yung may gawa. Mega packaging. Okay? So yan. Ito ay half-hydro, may butas na. Mabibili nyo na ito, may butas na. Remember before, yung grape box, yung pinaglalagyan ng grape sa palengke, pinag-aawayan pa namin yan. Nakikipag-aguan pa namin yan. Bakit? Dahil sa material availability, napakahirap ng materials kapag mag-hydroponics before. Ngayon, I'm thankful sa Mega Packaging Corporation. Bakit? Tinutulungan tayo magkaroon ng materials. Pinagawa tayo. Meron pa nga dito, oh. Ito naman na box na to ay tatanging box kung tawagin. Ayan. Mapapakita ko sa inyo yung tatanging box. Ayan, mamaya mahuhulog ito mga box kasi. Ayan. Okay. So ito yung tatanging box naman. Ayan. Ito. Ilan naman ang butas nito? 8. So, ito yun. Ito. Okay. So, paano tinawag ito na katanim? Bakit katanim box? Kasi po, ako po ang nag-design nito. Yung sukat po nito at yung disenyo, ako po yung author. No? Nakiusap ako kay Mega Packaging na igawa tayo nito. Kaya po, nandyan yung nakaukin yung pangalan ko. Nasa box. No? Again, thank you very much Mega Packaging. Kasi sa pakikipag-agawa natin ng mga boxes sa palengke, ito na iginawa na tayo. Okay? So, 8 naman ito ang butas. Okay? So, ipaliwanag ko kung paano gumagana yung cracky. Okay? So, hindi ito nangangailangan ng kuryente. Okay? Walang kuryente, passive. Ilalagay mo lang dito yung nutrient solution sa loob. Tandaan, ito na agad ng tips. Kapag magtatanim kayo sa cracky, yung cocopeat, ilagay nyo lang dito, above the speed. So, ito gawa ko dito na Mega Packaging. No? Dati yung ginagamit natin, yung coffee cup, yung malambot. Okay? Ito matigas na. Okay? Tandaan sa cracky, kapag magtatanim ha, yung cocopeat, above the speed lang. Bakit above the sticks? Okay, yung technicalities. Kapag pinaasan nyo ng bahagya, maaaring hindi manghinga o masuffocate ang tanim natin. Okay, kaya nga hanggang dyan lang yung cockpit, above the sticks. Para magkaroon siya ng passive irrigation. So, isusubok natin yung irrigation dito, sa sistema na to.
Again, kapag maglalagay ng tubig na may nutrient solution, kailangan umabot ang tubig 1 inch from the bottom of the tap. Mula dito sa kwet ng tap na to, kailangan 1 inch ang tubig. Kapag ilagay mo ito dito, okay, makikita mo dapat ang tubig above 1 inch mula doon sa bottom ng tap. Okay? Para hindi ulit malunod, magkakaroon lang siya ng capillary action. Yung cocopeat mababasa, aakyat yung moisture, unti-unti lalaki kung hahaba ang ugat. Katulad nito. Tignan niya drawing. Yung ugat, yung wig ng ugat, hindi niyo niyan i-reveal. Hindi niyo di kayo magtatap up ng tubig or nutrient solution yan. Until makapag-harvest kayo, hayaan niyo lang. Sa katag yung box, sa ganyan, computed na po ang tubig dyan. Dito sa kataling box. So, ibig sabihin, itong 8 heads na to ay sakto ang tubig ng elevation dito, 1 inch from the bottom of the cup. Itong cup na to, no, hanggang makapag-harvest ka. Naintindihan po ba? So, ganyan ang crab key. Ano ang mga itinatanim dito? Yan ang tanong. Ano ang mga itinatanim? Ang itinatanim dito ay mga madadahong gulay. Ano yung mga madadahong gulay? Taas ang kamay. Pechay. Lettos. Kangkong. Ano balunggay? Isipin nyo naman yung balunggay ilalagay nyo dito. Oo, libre yun. Yung dahon yung pinapakinabangan. Pero huwag nyo naman ilagay dito yung balunggay. Good sign na balunggay. Sino nagsabi ng balunggay? Pakita sa kamay. Good sign na balunggay. Good sign na balunggay. Ibaginin nyo naman. Ito yung nagpak natin. Ilalagay mo yung balunggay. Naging puno yan. Olimpi, mustasa, ano pa, kale. Yun lang. Bakit ba madawang gulay? Okay? Kasi napakaliit ng taniman natin. Manipis lang. Para lang siya sa mga madadahong gulay. Okay? Yan. Intindihan ko ba? Okay. So ha, yan ang krati ha. Oh. Maaaring gamitin ang mga styro boxes. Actually, sinasuggest ko styro. Hindi ko sinasuggest ang mga PET or PET bottles. Why? Dito sa lugar natin, tropical country tayo, mainit. Kapag pinasok ng init ang ating lagayan, yung ating container, yung ating taniman, uminit, filled na ang setup natin. Tandaan yan. No? Kailangan sa hydroponics ay malamig. Kaya na insulated materials ang gamit, mga styro, para malamig ang tubig sa loob. Kapag uminit yan, wala na, failed na. So, hindi ko po sinasuggest yung mga PET bottles. Manginipis yan. Okay? Ang iba, pinabalutan ng insulation foam. Pero again, manipis pa rin yung solution foam. No, manipis ang ano. Pag tumagos yung sikat ng araw doon sa PET, magkakaroon ng lumot sa loob. Magkakaroon ng algae. Okay? So yan ha. Naintindihan? Okay. Oo. May nagtatanong sa akin madalas, gaano ba kalamig katanim? Yung lamig na kailangan sa hydroponics. No? Ang hirap na masagutin pa ganyan, gaano kalamig. Isa lang sinasabi ko palagi, kasi lamig ng ex nyo. Okay? So, may naiintindihan nyo na. Okay. O, balitang kayo ng gaano kalamig. Yan lang yan, kasi lamig ng ex nyo. Okay? Love yan. Okay, next slide please. So, cracky, okay na, nakisa na tayo. Ito yung mga cracky. Sample ng cracky. Ito yung sa taniman ko sa bahay. Okay? The way na it grows, no? May for harvest, may for next week harvest, may susunod na linggong harvest, at may susunod pa. At may mga kunlak na different sizes. Bakit? Ganito. Kapag ganyan ang greenhouse nyo, kunyari, huwag nyo all-in na tataniman na isang beses ka lang mag-harvest. Bakit? Kailangan mo, ang supply mo ay mayroong continuity. Yan ha?
pinapasok na natin dito, marketing strategy. Bakit? Kapag nag-deal ka, kunyari sa isang resto, ma'am, sir, ito po yung produce ko, at ako po ay pogi ako. Ayan. Kapag ngayon ka lang mayroon, tanong ka agad sa'yo, kaya mo ba i-sustain na mayroon ka palagi? Kasi pag ikaw nawawala ng produce, sasabihin sa'yo, ayoko kumuha sa'yo. Bakit? Hindi mo kaya i-sustain. Sa iba ako kumuha. Yan, pag tumawag ako doon, lagi meron. Lagi meron. So, dapat i-standard nyo yung growing nyo. So, anong style ko rito? Ang total capacity ko, for example, ang total capacity ko ay 1,000 heads. Ibig sabihin, 1,000 na puno, 1,000 na caps. Every week na pupunla ako ng 250. Okay? Nagtatalim ako ng 250 weekly. Bakit? Para weekly, meron akong harvest na 250. Every 20 days, saka ako inilipat dito sa growing area ko. Example, unang tanim ko sa seedling tray. O kaya dito, direct sowing. Direct ako nagtatanim dito. Papabutin ko ito ng 20 days, hindi ko muna ilalagay dyan. Papabutin ko 20 days, nandun lang siya sa isang lagayan. Sama-sama sila, katulad nito. Total, hindi pa naman sila magkakadikit-dikit eh. Okay? After 20 days, no? At tatanim muna ako ng isa na 250. After 5 days, tatanim ulit ako ng 250 ulit na ganito. After 5 days, tatanim ulit ako. After 5 days, may pag-20 days na. Tama? Tang-apat na 5 days, tatanim ulit ako. That time, inilipat ko yung unang tanim ko dito. Then, magpupunla ulit ako. Bakante na ulit yung germination area ko. Magpupunla ulit ako na 250. On the next week, transfer ulit doon sa growing yung 250, magpupunla ulit ako. Ang counts ng lettuce natin ay 40 to 45 days. So, 20 days sa germination, 20 days sa growing. Huwag niyong gagawin mga katanim na kapag nagtanim ka ngayon at nag-harvest ka ngayon, for example, nag-harvest ako ngayon, saka ka palang magpupunla, huwag niyong gawin yun. Ang haba ng idle time nyo. Dapat punla ka ngayon, punla ka after 5 days. Bakit 5 days? Sabi mo ba 1 week? Bakit 5 days? Kasi kadalasan ang mga buto natin, 2 days before germination. So may 2 days pa siya dyan na bibilangin after sowing. After na inihulog mo yung buto, may 2 days pa. Okay? So 5 days ang interval, may 2 days dito, equivalent 7 days. Okay? So next slide please. Yan, ito yung bunso ko. Sila yung next generation. Okay? Next slide. Okay, dito tayo sa NFT. Ayan, yung sa likod nyo. Yan yung NFT. Yan. Okay? Okay. Speaking ng NFT, ganito siya. Ito ay parehabang sukat na gumagamit ng Duracon at ganito yung pagtatanim. Nakalapat po, nakalapat yung bottom ng cup ng mega packaging dyan sa Duracon. Yung nutrient solution sa Kratky nandito sa loob. Dito, walang natitirang tubig. Nagpapastro lang. Kaya nga NFT, yung manipis na pagdaloy ng nutrient solution dito sa Duraco natin, dito sa pipe. Okay? Naintindihan ba? Pero gumagamit na ito ng kuryente. May pump na ito at may reserva. Ibig sabihin, may tanke na. Nandun yung nutrient solution sa tanke. Kailangan naman dito ang mapalamig mo yung tubig doon sa tanke. So, ano ginagamit dito? Pwede kayong gumamit ng mga styro boxes ulit. Yung tanke nyo, mayroong malalaki yan. Big box kung tawagin sa mega packaging operation. Or concrete yung semento. Okay? Yun ang gamitin para malamig. Pero nakapaon. Okay? Inaakyat ito ng pump.
patuloy papunta dito, dadalo dito, and then ikukulit-ulit, ikukulit ka. Pagkulit ka, pabalik ulit doon sa reserva. Again, ang mga itinatanim dito ay mga madadahong gulay, except malunggay. Okay? Tandaan lang yan, madadahong gulay, pero hindi kasama ang malunggay. Okay, so nutrient solution dito, dito dumadaloy. Okay, yung nakaba natin. Okay, sa mga nag-aano dito, sa mga na after mag-cut yung mga nag-i-indas na ng pang-commercial, ito na yon, NFT na. Okay, so next slide please. Okay, ito yung isang ano ng NFT natin. Ito isang sistema. May mga gumagamit nito na bilog, no? Pero hindi ko po ito nag-recommend. Bakit po? Again, mag-i-stack ang tubig natin. Imagine, kung ilalagay mo yung cups, mayroong level na kailangan abutin. No? Mayroon kailangan abutin ang level kasi bilog po siya. May kailangan yung level ng tubig kumakyat, again, 1 inch mula sa bottom ng cup. Ulit. Yan. Na maabot. Okay? Yan. Kaya meron siyang stopper dito. Again, hindi ko ito na-recommend. Bakit? Kasi kapag baseball ball yung water dito sa loob, at ito ay masikatan ng araw, iinit ulit. Again, usapan natin sa hydroponics, kailangan malamig. Okay? Kapag uminit ito, masikatan ng ano ng araw, ayan, build na naman. Magkakaroon ng root trap. So, hindi mag-grow na maayos. No? Ayan. Okay? Ayan. Ito yung pag-reactive technique. Ayan, may ano, may romaine lettuce. Okay, next slide please. Ayan, ito yung isang sa pinakamalaking greenhouse na itayo mo. Nutriative technique na kanil dyan. Ayan, NFT. Ito ay sa Amoda Rizal, Biguelas Farm. Okay, next slide. Yan, ito ay isa pa sa ano, malaking itayo ko sa Negros, doon sa Bacolod, nasa Silay. Again, yan ang capacity niya. Mapapanood nyo rin ito sa YouTube kung paano nag-umpisa mula sa walang laman hanggang sa nakapang-harvest. No? So, yan. Okay, next slide. Yan, again, dapat nag-play yan, video to. Naka-drone niya dyan sa loob. Anyway, next slide. Okay, ito yung mga varieties doon na nakatanim. Okay, next slide please. Okay, dito tayo sa pangatlo. DWC. Ayan, deep water culture. Ano ba yung DWC na yan? Okay. Ang deep water culture, tandaan nyo mga katanim, ito ay yung mga industrial na nakakita sila, hindi pa nakakita ng swimming pool. Swimming pool, nakakita nyo na? Okay, imagine a swimming pool, yung buo na yon, yun yung ating growing area. Okay? Yung growing area na yon, ito ang ating taniman. Floating na. Papalutangin natin ito sa swimming pool. Itong floating rock na to. Mayroon tinatawag dito, styroboard. Available din kay Mega Packaging yun, styroboard. Then, ito ang kakukunin nyo. Ito yung papalutangin. Again, dito, sa DWC, yung buo na yon, na volume ng tubig na yun, yun yung lalagyan nyo ng nutrient solution. Again, pangalawa, kailangan mo dito ng maraming aeration. Maraming aerators. Kailangan mag-bubbles ang tubig. Tiny bubbles. Bakit? Para magkaroon ng oxygen. Without oxygen, maninilaw ang mga tanim nyo. Tandaan nyo yan. Be there. Sa DWC. Ito yung isa pa sa napakahirap na setup. Bakit? Ang post-harvest ito, napakalami ng maintenance. No? So, kung kailangan nyo sustainable, mahihirapan po tayo sa DWC. Bakit? Kailangan nyo maglinis. Kung gaano kalawak ang swimming pool, yung nililinisin natin. Then, tatanggalin yung bumbol yung tubig na yun, papalit tayo. Pero ang harvest ito, minsan naman, may repeat nila because of oxygenated naman, pinapaabot nila ng 3 to 4 months. Pero we are not sure kung ano yung remaining nutrients na nandoon sa loob ng DWC. No? Kailangan mo pa ipalaboratory yung tubig.
na na-remaining doon kung ano pa yung kulang at saka kakasang nakapagdalagdag kung ano yung ipupulok mo. Okay? So, yan. No? So, next slide. Ayan. Ito yung isa sa minimintain ko na DWC sa Tagaytay. Ayan. Kaya mo, maliit na nga ako, mas lalong tumit ako dito. Ayan ang DWC. So, imagine na swimming pool, gano'ng kalaki. Next slide, please. Ayan. Ganito siya, bali. So, ang pagtaling dito, dito na side na to, dito ko magtataling. Unti-unti, ano, day by day, habang tumatakbo yung araw, nagpo-forward siya papunta doon. Doon lang yung harvest sa area na yun. Dito ang taling, tumatakbo yan. So, yun to. Ito yung mga mechanism doon. Okay? So, floating rock, styroboard, nakalutang lang. So, next slide, please. Okay. Okay. So, lahat lang yun, yung tatlo na yun, yung cracky, NFT, at saka yung DWC ay mga madadahong gulay ang tanim. Paano naman kapag magtatanim ako ng mga namumunga? Okay? Especially pakbet. Ano yung pakbet? Oh. Kalabasa, sitaw, bataw, patani, kondol, patola. Yung ba yun? Bahay kubo yun eh. Anyway, lahat ng namumungan gulay. Okay? Yan yung gagamitin naman natin. That's bucket system. Pero ang itinatanim dito, mga high value crops. Okay? Kung mga hydroponics ka, piliin mo yung high value crops. Ano yung mga high value crops? Yung mga bell pepper, sweet pepper, di ba? Yung mga cherry tomatoes, yung mga Japanese cucumber, stock cucumbers, yung mga ganon. Diba? Para high value ang market doon sa grocery paninda, sa loob ng groceries, pang SM, pang landers, pang SNR. Ayan, ganyan. Okay? So that's bucket system. Ito ay drip method na pagpapadaloy ng tubig. No? Na, sino nakita ng suero sa hospital na pumapatak? Ganun. Ganun yung sistema. Okay? Pumapatak. Kadalasan ginagamit ito sa mga namumungang gulay. Ayan. Nagsisirculate ulit ang tubig. Okay? So, pakapatak doon, pag nadiligan, ikukulit ulit, babalik sa reserva. Ito yung sistema. Next slide, please. Ganyan. Okay. Ito sa likod ng bahay ito. Ito yung next bucket. From the pump, okay? Mula sa pump, dadaloy ang tubig. Pagdating dito, end cap. Lahat yan may mga gripo. Okay? So, tutulong sa gripo, yung nutrient solution. Again, kailangan dito ng tanki ng tubig. Again, malamig dapat ang tubig. Pagpatak dito, may overflow. Pag overflow niya, papatak sa baba. May overflow rin yung baba na yan, pero nakatalo na, nandun na sa loob. At pag overflow rin yan, sasahurin na nung D3 or D4 orange PVC, pabalik na ulit doon sa reserva. Okay? Walang sayang na tubig. Unlike kung sa open field, mag-ano ka, drip to waste ang tawag. Hindi mo na ito collect, hindi mo na makollect ang tubig. Unlike dito, okay, makukollect mo. Next slide, please. Ayan. So, ito yung aking tanim na pipino. Mapabalikan nito yung harvest nito. Nandito rin pala sa slide. Okay, same, ganun din, overflow, then overflow ulit dito, nandun na sa likod, balik sa tanke. Okay? Ayan ang tubo sa taas. Dimedya lang ang gamit. Dimedya ng gripo. Next slide, please. Ayan. Ito yung harvest ng pipino. Ito yung maganda kong asawa yun siya. Ayan. Ito yung mga tanim ko ng pipino. Okay? Oh, next slide. Okay. Ito naman yung nagtanim ako ng bell pepper. Okay. Another harvest ng pipino. Ito yung bell pepper. Natanim ko. Sa likod bahay lang po ito. Backyard lang po ito. Okay. Next slide, please. So, ito na ang mga harvest natin ng mga bell peppers. Next slide. Ayan. Ayan ang bell pepper na lumaki na. Ayan. Okay? So, documented po ito nasa YouTube kung gusto nyo mapanood kung paano ito inalagaan. Huh? Okay? So, next slide, please. Ayan. Ito na. Mga hamon. So, lagi mayroong challenges.
pag mag-hydroponics, maraming habon. Ayan. Mga habon, hindi lahat ng gulay ay sulit itanim o palakihin sa hydroponics. Bakit? Dapat sulit. Bayong ROI, may target ka ang ROI, napakamahal ng setup ng hydroponics. Okay? Kaya kung magtatanim ka lang halos ng pechay mustasa for personal consumption at kampo, pwede yun. Pero kung gusto mong kumita, no, piliin yung high value crops. Okay? So, malaki ang startup cost. Ang mahal. Okay? Magkano ba? 5,000 per square meter. Greenhouse at saka yung sa NFT. Okay? Nangangailangan ng kaalaman technical ko. Kaya nga, may seminar tayo ngayon. Bagamat ligtas, ito yung malaging tinatanong sa akin eh. Okay? Bagamat ligtas kainin ang gulay na pinalaki dito sa hydroponics, ha? Hindi na ito maaaring tawagin organic. Okay? Pag may nagtanong, organic ba yan? Ang pinabalik ko lagi na tanong. Explain to me, what is organic? Hindi ko alam eh. Di ba? So, pag may nagtanong, what is organic? Ano ba talaga organic? Sino mga sagot? Ano pa? Ang hydroponics po ay inorganic. Bakit? Mayroon po tayong ginagamit na tataba. Ito po yun. KISS. Ayan. KISS Nutrient Solution. Ito yung A and B na ginagamit. Okay? Tapos meron din tayong chelated iron. Yan ang mga pataba sa tanim na inilalagay dito sa mga box o doon sa mga reserva na diniscuss natin. So available yan sa katanim store, no? Katanim store, Shopee or Lazada. Okay, next slide please. Mga alaman. Okay. Mas mabilis lumaki ang halaman o yung tanim, no? Kumpara sa lupa. Bakit? Bakit mas mabilis? Dito, sa hydroponics, pag lettuce, 40 days to 45 days, maximum na yan, harvest na yan. Bakit? Ang binifeed kasi natin ng nutrients ay readily available. Ibig sabihin, hindi na kailangan i-transform ng bakterya. No? Kapag organic, sa oil tayo, sa soil, kapag organic, kailangan i-transform muna yung nutrients ng bakterya. Kapag may transform yun, saka lang mapapakinabangan ng tanim natin. So, how many lead time? E kung tamad yung bakterya na yun na mag-transform, may asahan ka pa ba na harvest? Kaya nga dito sa hydroponics, maa-achieve mong agad yung scheduling. Diba? A-schedule lang para makapag-harvest ako. Mag-schedule din ako ang harvest nito after 40 days. Ito na. So, may schedule mo. Okay, unlike dito sa atalim sa lupa, yung may schedule, o may meron ka lang forecast, pwede na ako mag-harvest, ay hindi pa nito. Nakita niyo mga sa palay, minsan one week pa, hindi pa pwede. Two weeks pa yan. Okay, di ba? Dito, forecasted mo, pinpointed mo yung target mo. Okay, may iwasan ang kulang. No? May iwasan ang kulang o lapis na paggamit ng pataba. Bakit? Dito, computed na rin. For how many liters ang meron dito sa box natin? Dito sa box. Computed din kung ilang ml ng A and B. Exact amount, no? A and B, take 2 ml lang sa kada isang 1 liter of water. So, ibig sabihin, ilang liter ito? Okay. Let's say, ito ay 12 liters. 12 liters, hindi puro ha, kailangan lang natin ay maabot yung, paalala, yung 1 inch mula sa bottom ng cup na ilalagay natin dito. Kapag nabot na yan, stop ka na. Diba? So kung 1 inch from the bottom of the cup, meron ka dito 12 liters. Okay, sa 12 liters capacity nito katanim box, ilan ang total na ilalagay mo na A and B. Okay? So, 2 ml nito kada isang litro, 2 ml din nito.
labi sa kada isang litro. So 24 ml na A, 24 ml ng B. Okay? 24 dito. Pero kapag naglagay ka dito, either or, alin ang mauna? Please, i-mix muna. Huwag niyong sasabayin ibuhos pareho. Naintindihan po ba? Ganon din doon sa tanke. Okay? Ganon din sa tanke. One at a time. Okay? Then after that, kung ano ang ilagay nyo ng A and B, saka nyo lagyan ng iron. For example, dito sa kataging box, ang ilagay nyo ay 24 ml ng A, 24 ml ng B. So, ito yung A po ah. Yan, ito yung A. Ito po yung B. Okay? Kapag naglagay na kayo yan, each of this, pag naglagay kayo, haluin. Saka nyo ilagay yung ito, haluin. Okay, after that, lagay din kayo nitong iron. 24 ml, para sa itong iron? No? Ito ay para sa pagpataba ng stem at maganda, bibigyan ng magandang kulay sa dahon. Kapag naninilaw ang tanin nyo, iron or magnesium deficiency or iron deficiency. Okay? So, nandyan, complete na po ito. No? For now, ito yung pinakamagandang nutrient solution sa Pilipinas. Bakit? Andito mismo yung mukha ko. Pogi ako. No? Saan ka makakita ng nutrient solution na nandun yung mukha nila? No? Sila mismo ang kinakahiya nila ang produkto nila. Ako hindi. Bakit? Andito mismo ang mukha ko. Yan. Tatak ko po yan. Tatak ka tanin. Okay? O yan. Yan po yung gamitin nyo. Okay. Next, maiiwasan ang mga sakit na galing sa lupa tulad ng mikrobyo. Number one dyan yung fungus. Yung mga ano kasi naka-net dyan, yan, maiiwasan yan, hindi ganun kalaki ang damage natin. Kapag nasa hydroponics ka. Maaaring magtanim ng gulay kahit wala sa panahon o off-season bakit. Dito, full year round ka. Sa hydroponics, kapag lettuce ang tanim mo, kayo mag-harvest ng 18 cycles in one year. Is 8 beses. Bakit? Compute nyo, how many 20 days in one year? Every 20 days, may harvest ka, diba? Doon sa discussion natin kanina. So, 18 harvest ka dito sa hydroponics. Kapag lettuce or leafy ang tanim mo. May iwasan ang off-season bakit meron tayong rain shelter. Kahit wala sa panahon, mayroon pa rin available na produce. Mayroon pa rin ani. Okay? Kasi naka-greenhouse tayo. Naintindihan, mga katanim dyan sa mga nanonood na sa live natin. Next slide please. Lugar. Ito yung pinakamahirap. Bakit? Ngayon, alam ko na magtanim. May technical knowledge na ako. Meron akong material, may pang-start-up cost na ako. Ang problema, lugar. Bakit? Kailangan sa lugar ay nasisikata ng araw. Hindi katulad nito, na nasa lilim tayo. Kailangan full sunlight. Walang nakaharang doon sa liwanag. No? Dito, hindi kailangan na matabang lupa. Minsan yung mga farmers, kailangan maghanap muna ng matabang lupa. Dito hindi na. Basta yung lupa ko, yung pagtatanggal mo ng greenhouse ko, ay nasisikatan ng araw. Okay, hindi napapaligiran ng mga puno na maaaring humarang sa liwanag. So magkakaroon ng obstructions. Ito na yung problema eh. Katarin, may nagpatawag sa akin. Pakicheck naman kung katarin yung lugar mo. Tingnan mo kung pwede mga hydroponics. Nung pumunta ako, katarin, ganda ng lugar mo. Kaso may malaking puno na humarang doon sa liwanag. Pagdating ng 10 a.m., wala na. No? Nakaharap mo yung punong. Sabi ka, kasi yung problema kasi, hindi sa akin yung punong, sa kapitbahay. Sabi ko, madali lang yan. Sabihan mo yung kapitbahay ko na may kapregan kagabi. Bukas mismo ipapaputol niya. Okay? So yan na, technique yan. Pinagbabawal na technique. Okay? So ganun, kailangan yung puno, nakita niyo ito by shape? Ayan, hindi pwede dyan. Kailangan doon. Sa hindi, sa walang shade. Okay? Ayan. Hindi rin pwede yung masukay.
No? Hindi, kailangan malinis at hindi madabo. So, kailangan mag-clearing ka talaga. Okay? So, next slide. Mga angkop na materials, ito, pet bottles, hindi ko po ito, no, sinasuggest. Sa nitis po nito, papasok po yung liwanag. Iinit po yung tubig sa loob. Although recyclable, sabihin natin, recycle. Okay? Piliin po yung insulated. Kailangan malamig sa hydroponics. Okay? Next po. Starbucks ang mega packaging. So, ito yung kataning box. Okay? Ito po yung ating half hydro. So, ito yun ha. Ito yung kataning box. Yan. Ito naman yung ating half hydro na proposal ko para sa mga estudyante. Okay? Then, we have also the seedling tray. Okay? Itong seedling tray, okay, ipapaliwanag ko sa inyo ha. Itong seedling tray ay hindi marupok. Okay, hindi katulad ito ng mga love life ng iba dyan, marupok. Okay? Ito, pakita ko sa inyo. Ayos na. Paligawin chinelas. Yan na. Okay, dito sa seedling tray, kapag nagtanim ka, pwede yan lumutang. No, maging floating graft, so hindi mga overwater. Alay po nito, na seedling tray, na dala ko dito, kapag ano po, lumulundo. No, kapag pinuhat ko ito, lulundo na. Okay, ito po, hindi. Matigas. Okay? So, meron din tayong Dutch bucket. Okay, yung pinakita kanina sa taniman, sa mga namumunga gulay. Next slide, meron din tayong baso na. Okay, bakit nag-create tayo itong baso? Kasi before, ginagamit natin yung styro na pinagkakapihan, then hinihinang yun. Hinihinang nung, ano to? Yung panghinang is, sa drink iron, sabay sisipunin mo yun. Paris, ano, suave. Maamuin mo habang hinihinang mo. Diba? So dito, may skits na. Na mabibili ito kay Mega Packaging Corporation. So yan. Styro up. And then we have also the cockpit. Cockpit lang. Pero pinaprocess ha, ang cockpit. Binibis tayo. Paano binibis tayo? Sinasala muna. Inaalis yung fiber. Yung coil. Okay? Then after that, binababur. Binababad sa calcium nitrate. So, na-discuss na ito sa video ko. Hahaba tayo. Mga pagbabur nun. Na, panoorin nyo na lang sa video ko doon sa YouTube ko. Okay? Next slide, please. Okay, nutrient solution. Ito yan. Kiss complete formula ng ANP. Ito po yan. Ito yung ginagamit natin pataba para sa ating tanim. Ano po? Then, iron. And then, we have the pH down. Para sa ng pH? Okay. Para sa correct absorption, mabilis na pag-uptake ng nutrients natin ito. Mabilis na pag-uptake at tama na dun ka dapat sa sweet spot. Kapag roots feeding ang usapan, ayusin ang pH. Ano ba yung range ng pH natin? Dapat na doon ka sa 4.5, 5.5 to 6.5. Correct na? 5.5 to 6.5 ang range. Bakit? Nandun yung maximum absorption ng mga tanim. Kapag root uptake. Okay? So, itatama. Ang pH ng tubig natin kadalasan ay 7.4. Okay, 7.4. Kapag naglagay ka ng A and B, na yan, 2 ml, isang litrong tubig, 2 ml din ng B, isang litrong tubig, papagsak agad ang pH mo into 6.4. So, pasok pa sa range? Yeah. Yes. Pasok sa range. Kunti na lang ang ibababa mo, nagagamitin mo ng pH down. Bakit? Kapag kiss ang gamit mo, ibaba mo lang hanggang 6.1. Okay? Huwag mo na gawin yung 6.0. Mag 6.1 ka na lang, the best yan. Okay? Next slide, please. Meron din tayong chelated iron. Okay? And then, 4 liters and 1 liter. Actually, naka-promo ito ngayon sa Katanim Store. Again, ako po mismo ang nagawa nito. No? Tatak grower. Okay, next slide, please. And then, pH down. Okay, may promo tayo ngayon. May mga pre-seeds dyan sa Katanim Store. Fruit berry, tapang 4 liters. Mga high-end at pera nilagay natin. Nabuto. Okay, next slide. Ang mga
kadalasan na ginagawa ko, nagtuturo ako. Nagtuturo ako sa iba't ibang lugar. Especially elementary, mga schools, high schools. No? Kasi sila yung next generation. Sa akin galing yung next generation. 2020 pa lang, slogan ko na yun. No? Ayan. Taytay Elementary School. Ayan. Tinuturoan natin. Next. Manila City Jail. Bakit nagtuturo pas dyan sa Manila City Jail ka rin? Ayan. Nagtuturo pa sa mga nakatulong, nakabilanggo. No, meron din tayong Butuan City Jail. Bakit? Kasi, titingnan nyo ito mga katanima. Yan sa mga City Jail na yan, 3 years lang yan. After 3 years, lalabas ka yan. No? Hindi naman yan maximum ano nila eh. Yung hapon nila eh. Kapag more than 3 years, nandun na yan sa building. So, ang ano dito natin, after nito, after 3 years, lalabas naman na yan. Anong kabuhayan ang haharapin nila? Diba? So, doon pa lang turuan natin ng maganda at isenteng pamamaraan ng kabuhayan. Kagaya nito ng pagtatanim. Para paglabas pa nila, no, sa bilangguan, meron silang hanap buhay. Meron silang pagkakakitaan. Naintindihan ba mga katanim? Di naman yan longer na eh, mga nasa City Hill. Next slide please. Yan. Rangas Sulaiman High School. Yan, tinuro ko naman po dito mga teachers para sila mismo magturo sa mga estudyante nila. Okay? So next slide. Taytay for Peace, Beneficiaries. Hindi lang puro ayuda. Diba? Turuan natin sila na magkaroon ng sila ng sariling sikap. Sabi nga, diba na passage na, na don't give them a fish. Teach them how to fish. Ayan. Ayan, ang dami nila oh. Mga for Peace, Beneficiaries. Kaya yung nakukuha nila, pinag-invest nila. No, may additional income sila. Okay? So, next slide. San Mateo Agricultural Department, City of San Mateo. So, sa susunod, ito kayo naman, makakasali na dito. No? So, mag-picture-picture tayo. Mag-picture. Para maisama sila sa slides dito. Sa susunod, nandito na kayo, kasali na kayo. Okay? So, next slide, please. Ayan. Hindi lang yun. Meron din tayong mga corporate, no? Ito yung tinatawag nila, corporate social responsibility. No? Ito yung mga agency o mga ahensya na tinuturoan nila mismo yung mga empleyado nila. Kasi bakit ganon? Hindi lang parang umasa sila doon sa sweldo. Diba? Hindi naman yearly nag-i-increase ang sweldo nila eh. So, meron tayong corporate social responsibility na mismo yung Toyota, mismo, yun nag-initiate, no, yung union department, yung labor department nila, nag-initiate na parang turuan ng pangkabuhayan showcase yung mga member nila. Okay? So next slide. May Toyota tayo. May integrated packaging logistic manufacturing incorporated tayo. So yan, yung mga employees na dito at tinuturuan natin bilang tungkol doon sa corporate social responsibility ng mga kumpanya. Kaya sa mga nakakapanood, kung meron kayong kumpanya, mga kumpanya, gusto nyo paturuan, no? Na corporate social responsibility. By the way, Butuan tayo sa December 11, Butuan, para sa corporate social responsibility naman ng Aneco. Aneco, sa Butuan kasi, as we go, mostly mga mining. No? Mga mining doon. So may mga corporate social responsibility naman sila. Pero dito sa Aneco, cooperative, I think, ng electric cooperative. Yan, si Aneco. Next, slide. Futaba. Ang Futaba ay isang Japanese company na gumagawa ng mga panel. Alam niyo yung panel niyo sa panel board sa ref, o washing machine? Yung mga pinipindot niyo? Yung sa mga cars, yung mga panel board, sila ang gumagawa niyan. Futaba. Okay? So, yan. Sa corporate pa lang, may tiwala na kay katanim. No? Next slide. Ayan, ito yung ating katanim store sa Lazada. Dito kayo bumili. Bakit? Marami pong scammer. No? Maraming lumalabas na may magtatanong. Ayan, katanong. No? Kinokopya. Ang ano po natin ay katanim. Katanim store. Be sure na makikita niyo po itong logo. Itong logo ko na to. Sa Shopee o Lazada. Okay? Without that, scam po yan. Maraming sa akin na tanim, nakabili po ako ng ganito. Bakit ganito yung seats na dumating? Sabi ko, pati nga, pati screenshots nga yung kung sino ang seller.
paksan sa akin, ay, hindi po yan sa akin. Na-scam po kayo. So be sure, nakataling store, yung logo po, ito. Yan po yung Lazada, ito naman po yung Shopee, kataling store. Okay po? So dyan lang po kayo mag-purchase nito. Itong lahat ng to, at saka mga buto. Okay? So next slide please. Okay, ngayon naman, lahat naman siguro tayo may cellphone. Tama po. Ang learning po natin ay continuous learning po. Hindi lang po dito. So pati ako po, nag-upgrade din. Hindi lang po ako natuto para lang sa letos. Next year po, may melon na tayo. No, next year po, tatakal na natin yung fruit bearings. Yung mga pinag-apalod nyo kanina, na mga ano dito, ang diniscuss lang natin ay mostly letos. At pag-aaralan natin dito yung answer natin, letos. E po, paano fruit bearing? Next year po, ipatakal natin dito po sa YouTube po. And then, join po kayo dito sa Katanim Modern Agriculture. Ito po yung Facebook group natin. Dito kayo pwede mag-post. Ano po? Pwede mag-post, pwede mag-comment, at saka pwede kayo maging silent reader po doon. Marami po kayong matututunan dyan sa group. May isa nga ako nabasang comment, nagbasa-basa lang ako dito para na akong agriculturist. Diba? Pero kung ang lawak daw ng learning kaagad, na doon po, no, hindi po ito patatawaran na group na ito. Kasi po ako po mismo ang nagtuturo doon. Binibigay ko po yung pointers, yung walk yung pros and cons na pwede gawin at what gawin. No? Nandun po yung learning na yan. Yung dati kong group, wala nang interactive for sure. Kasi hinahanap na nila si Katanim nandito po sa Modern Agriculture. Okay? Meron din po akong sariling page. Ito po ay group. Then ito naman ang page. No? 17,000 followers. Ayan. Then, YouTube natin, yung pangalan ko mismo, Marvin Baisa. Ayan. Okay po. So yan, may 38.6. Pero alam ko ngayon, 39.5. So, papunta na tayo ng 40,000. So, this year, 2023, siguro December, mamigay ulit tayo ng t-shirt, ng This Is How I Grow, or yung ano, yung t-shirt natin. Salamat sa Mega Packaging. No, sa kanyang suporta. So ito naman yung medyo packaging, yung mga box kung kailangan niya, mga styro, styro box, styro caps, ito po yung number niya. No. Ayan. Yan po, minsan naman sa YouTube ko, pinaplash ko yung sa screen, yung kanilang number. Okay, next slide. So wala na. Okay, so doon lang tatapos yung ating tuning. Ngayon mag-hands-on tayo. So pwede natin ito ligpitin para kayo mismo yung makakapag bukal dito ng lettuce at may ka-transplant nyo dito sa cup at makakapagtanim dito. Ano po? Yung magkabali po, hahampas ito dito. Hindi naman po ito masakit. Okay? So yun, na-break tayo ng mga 3 minutes, then hands off tayo nito. Okay, tuturuan ko kayo ng how and when. Kailan ba dapat magtanim, mag-sowing? Anong dapat gawin sa sowing? No? Kailan dapat i-transplant? Anong oras? Okay? So yun ang pag-aaralan natin, transplanting. Okay? Then para pag-uwi nyo, kaya nilang gawin. Okay ba yun? Yes! Okay. So yun, break tayo 3 minutes and then balik tayo dito. Maglipit lang kami dito. Thank you. Thank you so much, Jan, sa learnings na pinigay mo po. Pero siguro before po ng hands-on, kasi break time naman, mag-end tayo, mag-photo-ops, kasi tama-tamaan niya pa. Yung panindig din. Ay! Isang kasama. Wala. So, sino na tayo? Mag-photo-ops. Set-up ka na. Bukok ko yan. Mga participants. Awing, sir. Sumpa, kung hindi, tigahanap na ka nga ni. Sabi ko araw kumating, hindi ka, parehas kita, walk in. Ay, yun, walk in. Ayun ba si Bosey na siya? Ayun pala, sinipag na pala. Si ano pala, si Carl, si Arwin, Albert. Si Arwin po siya. Arwin. Ang game na ano na sa Jadam. Jadam? Jadam. Motops? Ayun pala. Sige po, compact po. Sige. Picture.
Sige, sama na po kayo. Kunan ko lang po. Okay, ayusin lang po namin yung ganun para maganda. Kasi nilalagay na lang po kayo sa lecture fee, sir. Ayusin namin para maganda yung ganun. Okay. Siguro po, ano, compress na lang. Compress na lang po. Yung iba na bibig ko na po. Mag-forward po muna. Forward. Nag-aante. Yeah. Tapos yung po mga, ano, arrange yourself according to your notes. Okay ba? Sige po. Lagay natin ito, sir, sana para maganda. O dito sa maya naman ito, para i-promote na rin natin yung ala. Ganda rin na. Awa ka na lang po yung ayun yun. Okay. Sir, sama ka na, sir.